Hear the latest news on your favorite FM station that plays the hottest music, 1FM. Dahil ang DYPR Balita ay nandito na, Monday to Friday. DYPR Balita sa umaga, from 6 to 6.30 in the morning. DYPR Balita tanghali, from 12.30 to 1pm. Lunes hanggang Biyernes, on your only 1FM, 95.1 FM. Dalawang minuto makalipas ang alas 6. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, araw ng Huwebes, May 5, 2022 at narito na ang mga balita ngayong umaga. Court of Appeals ibinasura ang apila ni Brooks Point suspended Mayor Mary Jean Feliciano na preliminary injunction at temporary restraining order. VCM sa Puerto Princesa at sa mga munisipyo ng Palawan nag-malfunction kahapon sa isinagawang testing and sealing. Mga supporters ni na Presidential Lenny Robredo at Bongbong Marcos nagkainitan sa Baywalk kagabi. Sa showbiz balita, Palawenya Mrs. Beauty Queen sa Germany lalaban muli sa isang pageant. Abangan ang detalye ng mga balitang yan sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa Pagapulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Mars, saya mo ah. Di ba ang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ako kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Mag-e-election na naman. Naghahanap ba kayo ng mura, quality at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Ni Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street, katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915-786-0915. O mag-email sa tataknitatang@gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. Alam mo
mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. May bagong araw na parating dito sa Puerto magniningning. Bagong pag-asa, bagong sigla, tagapagtanggol, ipaglalaban ka. Kapag na servisyo, handog niya sa puerto, tayo nasama na sa bago tayo. Jimbo Maristela, kaibigan ng masa, tayo nasama na sa bago tayo. Kay Jimbo tayo, kay Jimbo tayo. Political advertisement paid for and by Peter Maristela, 35A, Nadaya Road, Puerto Princesa City. Mga kababayan, help is on the way. Help Pilipinas, party list number 87 sa balota. Lahat ng Pilipino ay magkaisa. Tandaan natin sa balota. On the way ay sigurado na. Help Pilipinas, party list, iboto na. Number 87 sa balota. Help Pilipinas, party list. Number 87 sa balota. Help Pilipinas, party list. Mga kababayan, help is on the way. Help Pilipinas, party list number 87 sa balota. Tutulong para sa kalusugan, edukasyon at pangkabuhayan. Help Pilipinas, party list number 87 sa balota. Si Lenny Robredo ang presidente ko. Sa ating pamamahala, laylayan ang magiging bagong sentro. Kung walang mahanap na trabaho, gobyerno mismo ang magbibigay sa'yo. Tatlong buwang ayuda sa na-layoff. Bawat pamilya may akses sa libreng doktor. Bawat bata, walang hadlang sa kalidad na edukasyon. President Lenny! GYPR, Balita sa Umaga.
11 minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita. Ibinasura ng Court of Appeals ang apila para sa preliminary injunction at temporary restraining order laban sa desisyon ng ombudsman na suspindihin si Brooks Point Mayor Gina Feliciano. Ayon sa korte, mali ang petisyon na isinumite nito sa Court of Appeals dahil hindi pa sakop ng kanilang jurisdiction ang kasong administratibo na kasalukuyan pang nakabinbin sa Office of the Ombudsman dahil na rin sa nakahaing motion for reconsideration laban kay suspended Mayor Mary Jane Feliciano. July 29, 2021, ang inihain ng DILG kay Mayor Feliciano ang ibinabang order ng Office of the Ombudsman na nagsususpende sa kanya bilang mayor ng Brooks Point dahil sa napatunayan itong nagkasala sa oppression and grave abuse of authority sa pagdemolish nito ng mga mining properties ng Ipilan Nickel Corporation. Ang resolusyon ng Court of Appeals ay na nagbabasura sa petisyon ni Mayor Mary Jane Feliciano ay may petsang April 5, 2022. Dahil dito, mananatili ang isang taong suspensyon ni Mayor Mary Jane Feliciano. Sa ipinadalang text message ni suspended Mayor Mary Jane Feliciano, sinabi nitong inaasahan niya na ang magiging desisyon ng Court of Appeals dahil mahirap kalaban ang minahan dahil marami itong pera. Hinihintay na lamang daw niya ngayon ang magiging desisyon ng kanyang motion for reconsideration mula naman sa Office of the Ombudsman. Ilang BCM or vote counting machine na nasa Puerto Princesa nag-malfunction sa isinagawang testing and sealing kahapon. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Dalawa lang ang voting counting machine o BCM na nagkaroon ng problema sa isinagawang final testing and sealing kahapon na kung saan nag-malfunction ito ayon kay City Election Officer Sheila Sisona. Ang isang BCM na depektibo ay sa Mateo Hagmis Elementary School at ang isa naman ay sa Barangay Bahili. Ayon kay Sison, mag-aantay sila ng instruction para palitan ang dalawang BCM. Ang Puerto Princesa ay mayroong 242 voting counting machine at 240 ang maayos na gumana kahapon sa kanilang testing at final sealing at dalawa lang ang kailangang palitan. Sa kabuuan ng BCM final testing and sealing ay halos 100% na matagumpay sa kabuuan. Ayon pa rin kay Election Officer Sisona. Wala umanong kinaharap na malaking problema at kaya hindi siya nakakasagot sa tawag ng mga media dahil nag-trouble o nag-troubleshoot umano siya sa tinatawagan niya ang mga dapat mag-ayos ng silang BCM bagamat dalawa lang ang depektibo kahapon at kailangan itong palitan para sa o bago ang araw ng halalan. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, naglabas na ng opisyal na paliwanag ang Robredo People's Council Palawan kaugnay sa nangyaring pagpang-abot nila ng BBM supporters na nasa Baywalk kagabi kung saan nauwi sa Asaran at Kantsawan at sinasabing sinugod nila ang BBM supporters na nagpa-practice sa stage ng Baywalk. Ayon sa pahayag ng Robredo People's Council Palawan, itinanggi nito na sinugod nila ang grupo. Walaan niya silang alam na may nagaganap na rehearsal sa Baywalk. Ang kanilang ginagawa ay bahagi ng kanilang rekorida bilang kampanya sa kanilang kandidato. Aminado silang naabutan nila ang mga BBM supporters sa Baywalk na at nang makita nila ito ay hindi na sila nagtagal pa para makaiwas sa anumang pagkakainitan. Sa huli na nawagan ang Robredo People's Council na sa huli ng araw ng kampanya ay gusto nilang ituon sa tamang pangangampanya at iwasan ang mga ganitong usapin lalo na sa social media. DYPR Balita. Ang iba pang detalye ng balita, abangan sa aming pagbabalik. Ako po si Consel Matt Mendoza.
muli pong lumalapit at humihingi ng inyong suporta para kay Nico Mendoza Tan. Si Nico po ay aking pamangkin. Kagaya ko, ni Consel Matt Mendoza, nais din pong ipagpatuloy ni Nico ang paglilingkod at pagsisilbi dito sa ating minamahal na lungsod. Sana po ay matulungan at masuportahan ninyo si Nico. Para po, Konsehal ng Puerto Princesa, Nico Mendoza Tan, number 38 sa inyong balota. This political advertisement is paid for by Matthew. Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastosin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Fitness Camp is now in Puerto Princesa. They offer weight loss program, weights training, functional training, boxing, mixed martial arts, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Zumba, and supplement shop. Fitness Camp is located at Junction 1 Center between Honda Prestige and National Bookstore. For inquiries, call or text 0908-211-4362. Fitness Camp is open Monday to Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Fitness Camp, set the trend, join the squad. See you at the camp. Sagip Party List, number 61 sa balota. Si Florante Antazo, kumakandidatong mayor ng Puerto Princesa City. Nakisahirap pero nagsumikap. Naging working student hanggang nakapagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Dating driver at tindero hanggang maging matagumpay na negosyante. Hangad makapagtayo ng City Hospital, aayusin ang drainage system, turismo, agrikultura para sa murang pagkain at free internet access sa lahat. Dito na tayo sa ordinaryong tao, hindi politiko. Florante Antazo, number 1 sa balota. Kay Antazo, numero 1 ka. Mga kababayan, help is on the way. Help Pilipinas, party list number 87 sa balota. Lahat ng Pilipino ay magkaisa. Tandaan natin sa balota. Help is on the way ay sigurado na. Help Pilipinas, party list, iboto na. Number 87 sa balota. Mga kababayan, help is on the way. Help Pilipinas, party list number 87 sa balota. Tutulong para sa kalusugan, edukasyon at pangkabuhayan. Help Pilipinas, party list number 87 sa balota. Yon siyo, ano yon na po ito? Bumbong naglilingkod sa 21 years po siyang mamabagas. Mahigit na 10 taon siyang nagtrabaho sa provincial government, sa treasury and assessor's office. Mayan Gadlao, kanilong tanan, mga pasimanokong palawin. Ito ang inyong lingkod, Yon Siyo, Onsoy Ola. Yon Siyo, Onsoy Ola. Soy Ola, for Vice Governor, number 3 sa balota. Ating kumay, ating tangay, na netmediap ko trampe. Ating kandidato sa pagka-board member sa District 1 Palawan, na netmediap ko trampe. Iboto nating lahat para sa bayan. Ating kumay, ating
kandidato sa pagkabon member sa District 1 Palawan na net Pidyapo Tampe. Iboto natin lahat na taga Norte. Nanet Pidyapo Tampe para sa bayan. GYPR Balita sa Umaga. Dalawang po't isang minuto makalipas ang alas 6 sa isinagawang synchronized final testing and seeding kahapon ang mga munisipyo, may ilan din na malfunction na VCM. Alamin natin yan mula kay Romy Luzares. Labing pitong munisipyo na ang nakatapos ng kanilang final testing and sealing ng mga voting counting machines. Sabi ni Jimmy Lordas, nagpagsalita ng Palawan Provincial COMELEC, ang bilang ng mga successful VCM sa mga cluster present sa buong lalawigan na ay nasa 1,206 mula sa 1,216 na cluster present. At sa 10 ang nagka-problema na VCM na inaantay pa ang pampalita. Narito naman ang mga bayan na hindi pa tapos ang final testing and sealing. At ito ay ang bayan ng Rojas at may isang clustered present na hindi pa tapos. Taytay, isa. Batarasa, isa. Brooks Point, isa. Quezon, Palawan, dalawang clustered present. Supreme Española, isa. At ang Puerto Princesa na may dala. Pero nitong huli daw ay naayos ang isa, kung kaya't isa na lamang ang kailangan palitana. Samantalang ang mga bayan na nag-reschedule naman ng final testing in sealing ay ang bayan ng Brooks Point at na may lima pang cluster presensa, bayan ng Batarasa, Quezon at Soprano Española. Ang mga problema na kinaharap sa final testing in sealing kahapon ay hindi ma-detect na SD card, hindi mabasang balota, paper jam, VCM na nag-overheat at ang mga VCM LCD blank at boto na hindi ma-recognize. Sa kabuuan ay may lima o manong VCM na kailangan i-repair o kailangan ng tuluyang palitan. Ito mano ang naganap sa isinagawang final testing and sealing kahapon ng mga VCM sa lahat ng mga munisipyo. Ngayong araw ay nakatakda ding mag-update si Jumel Ordaza sa kabuuan kung ano na ang kinalabasan ng nasa apat sa tantea nito na kailangan talagang palitan at hindi madadala sa repair na mga VCM at nagaantay pa sila ng anumang instruction ng pagsasaayos o pagpapalit ng mga nasirang VCM. Mga Melosarex para sa DYPR, ang unang sa puso ng mga Palawenya. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares Dole Mimaropa, nakahanda na sa posibleng problema sa trabaho dahil sa COVID-19 pagkatapos ng eleksyon. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. DYPR Balita. Handa daw palagi ang Department of Labor and Employment o Dole Mimaropa sa posibleng pagtaas ng kaso ng COVID-19 na pinangangambahan na pagkatapos ng halalan sa Mayo 9. Ayon kay Director Naomi Lynn Abiliana, Dole Mimaropa Region, na palagi daw handa ang kanilang tanggapan para tugunan ang problema sa trabaho kapag nangyari ang posibleng paglala ng COVID-19 after election. Sa kasalukuyan naman ay nagpapatuloy ang kanilang tupad programa na napapakinabangan at patuloy na pinakikinabangan hanggang sa panahon ng pandemya. At wala ng pandemya ay hindi ito natigil na nakapagbigay ng hanap buhay sa mga unemployed sa buong lalawigan sa lungsod, maging sa buong Mimaropa Region. Kaya wala dapat daw ipag-alala sa umuling pagtaas ng COVID-19 after elections. Romy Luzares para sa DYPR, ang unang sa puso ng mga Palawenya. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Ang balitang showbiz sa aming pagbabalik. May bagong araw na parating dito sa Puerto magniningning. Bagong pag-asa, bagong sigla, tagapagtanggol, ipaglalaban ka. Kapag na servisyo, andog niya sa puerto, tayo nasama na sa bago tayo. Jimbo Maristela, kaibigan ng masa, tayo nasama na sa bago tayo. Kay Jimbo tayo, kay Jimbo tayo.
Rico Marisela. Sa bago tayo para sa San Camilo, number 5 sa Balota. Political advertisement paid for and by Peter Marisela, 35A, Nodaya Roda, Puerto Princesa City. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsabling operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila, tatay, nanay, dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng eskolar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga help station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsabling pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation, sa responsabling pagmimina, may ginhawa. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Mars, saya mo ah. Ibang dami mong bayarin. Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ako kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus malungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan! Kaya ipalawan mo na! Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Sagip Party List, number 61 sa Balota. Si Florante Antazo, kumakandidatong mayor ng Puerto Princesa City. Nakisahirap pero nagsumikap. Naging working student hanggang nakapagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Dating driver at tindero hanggang maging matagumpay na negosyante. Hangad makapagtayo ng City Hospital, aayusin ang drainage system, turismo, agrikultura para sa murang pagkain at free internet access sa lahat. Dito na tayo sa ordinaryong tao, hindi politiko. Florante Antazo, number 1 sa Balota. Kay Antazo, numero 1 ka.
Mga kababayan, help is on the way. Help Pilipinas, party list number 87 sa balota. Lahat ng Pilipino ay magkaisa. Tandaan natin sa balota. Help is on the way ay sigurado na. Help Pilipinas, party list, iboto na. Number 87 sa balota. Help Pilipinas, party list. Number 87 sa balota. Help Pilipinas, party list. Mga kababayan, help is on the way. Help Pilipinas, party list. Number 87 sa balota. Tutulong para sa kalusugan, edukasyon at pangkabuhayan. Help Pilipinas, party list. Number 87 sa balota. Mars, wala ka sa presidente ko. May libreng paggamot at konsulta, kaya ako lumipat. Ay Mars, wala yan sa presidente ko. Magsastasyon siya ng nurse kada barangay. Eh Mars, yung presidente ko may programang medikal para sa buong pamilya. Aba, teka. Sino bang presidente mo? Ang presidente ko? Si Lenny. Uy, Mare. Lenny din ako. Kay Lenny Robredo, lahat tayo panalo. Ipanalo na natin to. Lenny Robredo, number 10 sa balota. Paid for by Friends of Lenny. Bonjour, ansoyo na po ito. Ako po si Magnolia May Ramos de Leon, tumatakbo sa ikalawang distrito ng Palawan bilang kongresista. Ako po ay napolitika at naparatangan ng maling akusasyon. Ngunit ang kanila pong ibinalita sa pahayagan at ng mga reporter ay sinabing ako daw po ay big time scammer. Wala pong katotohanan lahat ng kanilang sinasabi. Lahat po sila ay hindi nagpakita sa kamera. Kaya po, ito po ay hindi totoo, walang katotohanan. Kung ako man po ay nagkasala sa taong bayan, ngayon pa lamang po ako ay humihingi na ng pasensya o paumanhin kung ano man po ang aking nagawa. Ako po ay nasa inyong harapan para sabihin ito. Ako po ay patuloy na lalaban sa Distrito 2 ng Palawan bilang kongresista. Sana naman po ako ay inyong tulungan. Kung nais ninyo ng pagbabago, totoong pagbabago, ako si Magnolia May Ramos de Leon, pinakulong pero lalaban. Malasakit at hustisya ang aking lakas. Magnolia May Ramos de Leon, para sa ikalawang distrito ng Palawan bilang kongresista. Number 4 sa balota. Sa pagsapit ng halalan, bumoto sa bago tayo. Sa bago tayo.
advertisement is paid for by friends of Sabago Tayo, Puerto Princesa City. GYPR Balita sa Umaga. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, Palawenya Mrs. Beauty Queen sa Germany lalaban muli sa isang pageant. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. No surrender yan ang peg ngayon ni Peria Aguates Luter dahil matapos hindi manalo sa Mrs. Pearl Philippines, Heto at Sabak uli siya sa bagong beauty contest sa Europa. This time ay kasali siya sa Mrs. Euro Philippines Universe, tampok ang iba pang mga misses na Pinay na nasa mga bansa sa Europa. Si Pearl ay tubong Port Barton sa bayan ng San Vicente. Nakapag-asawa ito ng German national at naninirahan na sa bansang Germany. Humihingi ng suporta si Perez sa pamamagitan ng pag-like ng kanyang picture sa Mrs. Euro Philippines Universe FB page. Nakatakda ang coronation night ng pageant sa June 11 sa bansang The Netherlands. Joel Contrivida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin. Showbiz Balita Weather Report. At para naman sa ating ulat panahon, frontal system o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang patuloy na umiira sa Hilagang Luzon at Easterlies o mainit na hangin mula sa Dagat Pasipiko ang namamayani naman sa ibang bahagi ng bansa na nagbibigay ng mainit at malinsangang hangin at maulat na kalangitan na may pulupulong pag-ulan. Wala nang ibang sama ng panahon na binabantayan ng pag-asa sa araw na ito. Generally, maliwalas ang panahon ngayong araw, mainit at malinsangan lalo na sa tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi ay mataas ang chance ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Group Islands ay posibleng umabot ang init factor sa 33 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:48 kanina at lulubog ito mamayang hapon alas 6:18. Weather Report. Iyan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamayang alas 12:30 hanggang alauna. DYPR Balita, dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa 95.1 FM.